magandang gabi sa ating lahat dyan, mapagpalang gabi, no, sa lahat ng dako ng Pilipinas na nanonood sa labas ng bansa. So andito tayo ngayon for the pangalawang session ng ating violin tutorial, no? So ako pala, papakilala muna ako. Ako pala si John Juliano na magtuturo sa inyo ngayon sa ating leksyon, topic natin. So, ang ating topic ngayon ay yung the ABCD and the Doremi Pasolatido of the violin. But before that, before we continue our second session or second topic, recap muna tayo sa ating nakaraang session sa tutorial, no, ng ating violin. So, andito ang ating violin sa ngayon. So, review muna tayo natin yung mga nakaraang ating leksyon. So, dito tayo sa body parts para hindi po makalimutan natin yung body parts ng violin, para mas makilala natin kung ano ang parts ng violin. No, parts ng violin natin. So, ito yung ulo. Again, ito yung ulo. Ito yung tuning peg or ears niya. So, dito ka mag-adjust, no, ng tuno or pitch ng yung violin. Tapos, ito yung strings. May apat na strings. So, ito yun. Ito yung arm na sumusuporta dito sa itim na ang pangalan ay fingerboard. Ito yung face, yung mukha niya. Ito yung sound hole. Ito yung sound hole. Ito yung bridge, no, tulay. Kita ninyo? So, tapos, ito yung neck rest. Rest or chin. Chin rest. Chin pala. Tapos, ito yung support niya. Ito yung holder, tapos ito yung itim niya sa ilalim, ito yung pickup na ginawa-gawa ko. Yun sa microphone to, kasi isasak ko to sa amplifier para mas malaging malakas siya at marinig sa medyo distansya. Ito yung mga screw na nag-adjust din ng tuno. So kung hindi na kaya doon, dito ilang adjust mo lang, tataas na yung boses niya, no? Okay, so dito baka nagtanong kayo kung bakit may letter C, kasi dito siya dinadaan mo yung bone nyo. Okay, tapos sa hindi pa tayo magpatuloy, meron ako ipakita sa inyo na dalawang bagay ano din siya sa violin. So una, ito. Dapat sa violin, meron ka nito. No? Meron ka nito. Ito yung rosin. So, dito mo hahasain yung bone nyo. Okay? So, kapag nag-slide na lang yung bone nyo sa strings at hindi na nag-produce ng magandang tinig or boses, no? Tinig na violin, kapag di na maganda, kasi para nang iniipit yung sounds niya. So, hasain nyo lang ganito. Huwag namang masyado, huwag nyo namang lakasan para di masira yung hibla niya. So, dapat mild lang, kalma lang. Okay? Tapos, yun, tapos na. Mag-iba ang kulay kapag nahasa niya. Yun, parang puputi siya. Okay? Tapos, ito. Tuning pipe. Ito yung tuning pipe. So, ito yung babasihan mo kung violin mo nasa tuno pa ba or wala na. So, ito yung gagamitin mo, may tinig ito. Ito ang
yun ang G. So, katumbas siya sa pinakamalaki. Okay? Tapos, yung pangalawa, yung A. Tapos, yung sunod sa D, sa A. Yun. Tapos, yung pinakahuli, yung last, yung E. So, dapat pareho sila ng tinig. Kasi ito yung standard to. So, meron to sa mga music store, makikita nyo to. Kahit sa piano, pwede din ibagay nyo to. Tsaka yung sa guitar, pwede rin. Basta yung standard tinig. Okay? So, yun. So, yung do's and don'ts pala sa violin. Yung may pagkain ka sa malapit, ilalayo mo yan kasi yung mga langgam natin, yung pang-amoy nila, parang napakalakas. So, kapag kumakain ka, then, tapos yung kamay mo may pagkain, humawa ka sa violin. Baka yung violin mo, pamahayan ng langgam, no? Pamahayan ng langgam, hindi naman magamit. Masira yun kasi yung ahihinang langgam ay parang napaka-acid. Makita mo nga yung mga outlet na sa kuryente, pag mahayan niya ng langgam, yun nasisira. So dapat wala kang pagkain. Kung kumakain ka man, maghugas ka muna ng kamay, punasan mo yung kamay mo, yung tuyo, no, para hindi masira yung violin mo, kasi yung violin very sensitive. Okay, so tubig, wag mo ilapit yung tubig, juice, or kahit anong inumin mo, baka maano yan, matumba, babasa pa yung gamit mo. Okay, yun ang ikasisira ng violin at saka ng bow mo. Okay, so proceed tayo sa pangalawang topic. So, ang ating pangalawang topic dyan para sa inyo ay itong the A, B, C, D. No? The A, B, C, D. So, sa music, meron lang pito na common. No? Pitong common na key. Yung mga major key. Pito lang siya. So, ang iba dun ay mga minor na. Mga minor, 7, diminished, augmented pa yun. Yung pito, yung common. So, kung bilangin natin, A, B, C, D, E, F, G. So, pito. Wala nang H, I, J, K. Pataas. No? Wala na. So, hanggang G lang siya. Pero, most common talaga ay C na, yung pattern ay sa C naguna. So, C, D, E, F, G. So, wala nang H, I, J, K, pataas. So, balik siya sa A, B, C, D, yun. Pabalik-balik lang yun. Kahit pinakamababang sa pasilaba, hanggang sa pinakamataas. Yun, paulit-ulit lang yun. At sa katandaan natin, sa bawat key ay merong sharp. No? Meron siyang sharp. So, sa next meeting natin, ay yung sharp na. So, sa ngayon, the E, A, B, C, D. At saka the Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? So, the A, B, C, D. So, sa violin, diba, noong una, in-explain ko, ito ay G,
ito ay D, ito ay A, at saka ito ay E. Okay, again, this is G, ito ang D, ito ang A, at saka ito ang E. Balik, G, D, A, E. So, ang kasunod sa G, yung G pala, kasi yung pinakahuli sa Sophia Silaba natin. No? Kasi yung, kung baga sa alphabet natin, i-compare mo siya sa music, siya yung huli. So, A, B, C, D, E, F, at saka G. Siya ang pinakahuli. So, dito, siya ang pinakahuli. So, sa pattern, kung umabot ka na sa pinakahuli, para babalik ka naman, dapat ang kasunod dun ay balik ka muna sa una, which is yung A. So, dito, siya ang pinakahuli. So, ang kasunod niya ay A. So, ito. Pero malayo po siya. So, mayroon ito isang strings. So, sa dur A, B, C, D, dapat G, so, ito po siya. Ito yung A. So, G, A. So, sa A patungong B, same sila. So, sa B hanggang C, B to C, mayroon lamang siyang half. So, i-explain ko muna para mas maliwanag sa atin yung pattern. So, take note nyo to. From A, A, B, C, D, E, F, at saka G, bawat isa may sharp at saka may flat. Maliban lamang sa dalawa. Okay, maliban lamang sa dalawa. So, ito ang G. So, ang walang sharp, so, ibig sabihin nun, ang sharp ay yung pataas. Okay, yung pataas na nota. Yung flat, yung pababa na nota. Okay? Again, yung sharp ay pataas na nota at saka yung flat ay pababa na nota. So, tandaan natin yung B wala yung uyang sharp. Okay? Walang sharp ang B at saka walang sharp ang E. Hindi A ha, E. So, yung B at saka E ay walang sharp. Tandaan natin yan. At saka yung C at saka yung F wala yung flat. Okay? Automatic. Half kasi sila. So, yung sharp kasi at saka yung flat, yun yung mga half nila. Okay? Yun mga half nila. So, sa A, sa di ka pa makaabot ng B, meron yung sharp sa gitna. So, bali, yun yung boundary nila na tinig. Okay? So, sa A hanggang B, may sharp yun. At saka may flat. Pero, pag B to C, pag B to C na siya, wala na siyang sharp. Okay? So, from A to B, that is one note. One yan ha. Yung sharp, yung half. So, from A to B, that is one. B to C, half. So, kasi wala siyang sharp. D to, C to D,
yung C to D ay 1 din. Meron siyang sharp. So, C, may C sharp, D. Tapos, yung D patungong E, 1 din yun. Okay, may sharp yun. So, D, D sharp, E. Okay? So, yung D patungong E ay 1 din yun. Sa gitna nila ay may sharp. Okay? May sharp yun. So, pagdating mo sa E, patungong F, half na din yun. Wala na yung sharp. Wala ng E sharp. So, C, meron sa C sharp. D, may C sharp. E, walang C, walang sharp. F siya automatic. Pagkatapos sa F, may gitna siya. So, may F sharp. Tapos, G. Okay? Take note nyo yan. So, G. After sa G, balik tayo. So, cycle lang yun. So, G, balik tayo ng A. So, sa G patungong A, may sharp yun. No? May sharp yun. So, G sharp, tapos A. So, A ha. Pag A to B, may sharp din. A sharp, B. Okay? Okay? So, B to C, walang sharp. Okay? C to D, mayroong sharp. Okay, again. So, balik tayo. So, from C, from A to B, may sharp. B to C, walang sharp. C to D, mayroong sharp. D to E, may sharp. Gets natin? From E to F, ano, walang sharp. So, walang sharp ang E to F. Tapos, F to G, may sharp. Okay, may sharp yung F to G. G to A, so, cycle yun. Okay, cycle yun. So, G to A, may sharp. So, hanggang G, ang notes na ng key. So, C, D, E, F, G. C, D, E, F, G, A, B. Kasi yung C, balik na yun. Cycle na siya. So, kanina, sa G tayo nagsimula. O, sa A. So, magtapos siya sa G. Ngayon, sa C. Magtatapos siya sa B. C, D, E, F, G, A, B. Okay? Gets? So, yun ang whole chords. Note. So, count din yun. So, from C to D, this is 1, kasi may sharp. D to E, 1 din, may sharp. E to F, walang sharp. So, half. Half lang yun. Half tone. F to G, this is 1. Kasi may sharp yan. G to A, may sharp din. Okay? May sharp din yun. So, 1. A to B, may sharp din yun. A sharp. Okay. Then, B to C, walang sharp. Okay? So, yun ang ABCD natin. Key. So, ngayon, dito tayo sa violin. Dito tayo sa violin. So, ito yung G. So, kanina, so, kanina,
nag-start tayo sa G. So, ito yung G. Ang kasunod ng G ay A. So, ito yung A. So, ito yung B. A, B. So, mas mabuti kung yung violin nyo ay dun, mayroong dot para madali nyo malaman. So, G, A, to B, C. G, A, B, C. Kasi ito, di na to. So, G, A, B. So, ito yung G, ito yung A, ito, ito yung B, ito yung C. So, ito yung G. A, yun, G yun ha, ito A, dito ang B, ito C, ito yung D. So, ito yung D, so D na din to, so ito ang D, so ito na din tong D. So D, yung E, so magkaano lang sila sa A. So G, A, B, C. So napansin ninyo yung G to A, yung G to A malayo. Okay? Yung A to B malayo din yung distansya. Pero yung B to C, ano sila? Malapit lang. Yung C to D, malayo din. Bakit? Kasi itong B to C, walang sharp. Okay, wala siyang sharp. Kaya malapit lang. Kasi yung B to C, kung anuhin natin siya, siya yung sharp ng B. Pero sa music, walang sharp siya. Kaya, malapit siya. Okay? So, G, A, B, C, D. And so on. Okay? So, ito yung G, A, B, C, D. So, D to A, ito malayo din. So ito yung D, ito yung E. D, tapos F. So bakit malapit lang silang dalawa? Kasi walang sharp si E, F, dito si G. So yun, yun sa G na strings, yun yung si G na strings, which is G, G, D, A, G, A, G, A, B, C, D, E, F, G. Yun. So, yun ang sa G na strings. So, yun ang A, B, C, D ng G strings. So, same dito sa D string. So, kung D ito, ang kasunod niya ay E. So, G. So,
D, then E. So E to F, walang sharp, so E to yun. Tapos si G. Tapos si A. So D, E, F, G, then C, A, B, C, D. So kung dito si D, kung dito si D, dito din si G. Yun. Yun si ABCD ng key of G, G strings and the D strings. Dito naman sa A strings, so A, B, C, D. So A, B, C, D. D, di ba pareho sila ng tunog? Ang diferensya lang, lower yung isa saka yung isa higher. So kasi itong isa, siya yung nasa low na scale. So si D, E, F, G. Tapos A. So, yun. Huwag natin kalimutan si A, B, C, D, E. Ito si E, F, G, A. So, dapat lagyan ninyo ng markings yung mga violin nyo. Kasi ito sa akin, wala ng markings. Hoping na sa susunod decision natin ay may dot na to. Okay? Mga siguro red, blue, or black siguro, or white. Mas prefer ko sa white. Okay? So, ito yung si E, yung pinaka-last. So, E. So, si E to F ay walang sharp. So, parang gitna siya. Okay. E, F, G. So, G, A, B, C. So, hindi siya tutunog kasi kamay yung ginagamit ko. Same lang sila ng pattern, same sila ng cycle. Kung ano ang key yung sinimulan mo, dun ka rin sa tapos. Basta huwag mong kalimutan na ang last na key ay yung G. Walang H, I. So, pagdating mo sa G, balik ka na ng A. Okay? Balik ka na ng A. So, yun si A, B, C, D. Dito tayo sa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay. Sa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, kung ano yung pinakauna mong ginamit na key, kung G tayo, yun ang Do. So, sunod yun. Okay? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, yung Do, yung pinakahuling Do, ay higher Do ng key na ginamit mo. Kung nasa key of G tayo, so Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, dapat yung
pinakalas na key na pinakalas na sa scaling mo, yun ang din ang simula mo. Okay? Yung G, dapat G din ang tapos dun. So, G, which is Do, A, which is Mi, Fa, ang B, Fa yan. So, which is C, La, D, E, which is ang La, din T, yung F, at saka F sharp. Ay, hindi. Tapos, balik tayo sa G. Okay? F sharp nga din yung G. So, yun ang sa ABCD natin at saka Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, mga ka-music na nakuha natin yun kahit ilang minuto lang, na hoping na may makukuha kayo or may matutunan, no, sa aral na ating ginagawa ngayon. So, see you sa next session natin, guys. So, yun ang topic natin ngayon, the ABCD of the violin and the Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, sa simula lang yung mahirap kung palagi mo nang ginagawa yan. Palagi mo nang ginawa. Hindi ka na mahirapan. As easy as eating as a piece of a cake. So, maniwala kayo, guys. Maniwala kayo ka music na sa simula lang talaga ang mahirap. Okay? So, God bless you ka music. See you sa next session natin sa violin. Okay, good night and God bless you.